Muscle ka, girl. Alaki ng muscle mo. Hey, Mama Tay. Miracle lang kailangan mo, te. Miracle. Walang magic. Nasasaktan na nga. Sige, nag-i-enjoy pa, diba? As like me. Oh, seryoso. It's me again, Aya, and welcome sa ating channel. Okay, so bago tayo magsimula, gusto ko munang magpasalamat. Yes, na yes, maraming salamat po sa inyong lahat for all the love, support, and encouragement. Okay, so nung nakarang araw, I received a lot of messages na kung tinatanong kung ano daw yung skincare routine natin, kili-kili routine natin. At dahil gustong-gusto ko kung anong ginagawa ko ngayon, nag-i-enjoy ako. Pagbibigyan ko kayo, one at a time, hindi kaya ng ating powers. So, naisipan ko nga na gusto ko ding i-share sa inyo kung ano ba yung mga tips natin pampaputi ng kilikili. Aside from that is yung routine na din natin, ang ating kilikili routine. Okay, so please bear in mind na lahat ng babanggitin ko is based on my experience and research na din. Okay? Okay. So, let's start. Okay, so tip number one, don't rub your skin too much. Yes, totoo yan. Hindi lang yan para sa kilikili natin, kundi sa buong balat natin. Huwag tayong maghilod every now and then. At saka, sobrang harsh pa yung pagkuskus natin kasi nagkakaroon yan ng abrasion. Abrasion, yun yung area na nadadamage pag sobra yung pagkuskus. So, iwasan nyo yun. Gamit lang kayo ng face towel and then okay na. Huwag yung mga... Tayo kasi kung ano pag ginagamit natin, bato, meron pa yung bato, ganyan. Pwede kang gumamit nun, pero basta don't rub your skin too much para maiwasan yung abrasion, okay? So, dapat din in-exfoliate natin yung kilikili natin para mas makinis yung ating kilikili. Ay, nako, maniwala kayo dyan, pero wag sobra. Mahid lang yung ganyan lang, yan, scrub lang, ganyan. Wag yung na sobrang akala mo naman yung pagkuskus mo, wala nang bukas, no? Unti lang, mild lang yan. Kaya mild lang yung pagkuskus, pag-exfoliate ng ating kilikili para lang matanggal yung dead skin cell. Para makinis ang ating kilikili. At pampatanggal din yan ng chicken skin. Yung mga iba gumagamit ng mga yung mga home remedy like olive oil at asukal, parang ganyan. Yan yung mga ginagamit nila. Pero ako, ginagamit ko is yung mga ipang... Yung pang-exfoliate talaga ng yung mga body scrub yung ginagamit ko. Tip number 2 is palagi ang pag-shave o kaya pag-ahit ng buhok ng ating kilikili. Huwag sobrahan. Yung akala mo naman makapag-shave ka naman parang wala nang bukas, no? Kung may napapansin ka na, kung medyo visible na talaga ang makapal na, yun lang yung tanggalin mo. Kaya ako personally, ang ginagawa ko is plucking lang. Hindi ako nag-iniwasan ko yung shaving. Kasi pag shaving kasi lahat ng buhok, kahit yung parang balbon lang is natatanggal. So, plucking yung ginagawa ko. And then, kung mag-ahit ka man ng buhok ng kilikili mo, gumamit ka ng shaving cream. O kaya kung wala ka namang shaving cream kasi nga mahal, gumamit ka ng mild soap o kaya gentle cleanser. After that, right after mong maligo o kaya mag-ahit ng buhok ng iyong kilikili is gumamit ka ng moisturizing cream o kaya lotion to reduce irritation and para mas makinis na din yung kilikili mo. Tip number 3 is tamang paggamit ng deodorant. Yes. Yes na yes. Kasi ako, sa hinahaba-haba ng taon, hindi ako gumamit ng deodorant. Except last year lang nagsimula. Kung bakit, ikukwento ko. Kung bakit, later on. Especially para sa mga kabataan. Katulad ko, yes naman. Mamatay. De, biro lang, pero seryoso para sa mga kabataan. Kung wala pang problema sa iyong kilikili, huwag ka munang gumamit ng deodorant. Save your kilikili. Kasi tayo kasi yung, kahit ako, inggit na inggit ako sa tita ko nung gumagamit siya ng deodorant. And sabi ko, gusto ko ding itry. Sabi ni mama, huwag kang gagamit. Kasi bata ka pa, wala namang problema sa kilikili mo. Huwag kang gagamit. At kung gagamit ka man ng deodorant, and then, piliin mo yung alcohol-free o kaya yung natural, yung walang halong chemical.
And then also, alam mo may mga kaibigan ako na tawas lang yung ginagamit and okay, maputi yung kilikili nila at hindi mabaho. So kung pwede naman sa'yo yung tawas, then magtawas ka lang. So yan yung mga tips natin. And then wag kang magsuot ng sobrang sikip na damit kasi nagagasgasan yung kilikili din. Iwasan din yan kasi nakakapag-itim din yan ng kilikili. At kung sa tingin mo ginawa mo na lahat-lahat, at wala pa din, paitim pa din ng paitim yung kilikili mo at lalo pang umiitim, then maybe it's about time na mag-consult ka na ng doktor. Kasi aside from namamana natin yan, is maaaring meron kang karamdaman, medical condition, kung meron kang sakit like diabetes o kaya weight gain o kaya abnormal hormones level like hypothyroid o kaya PCOS. Nagkukos din yan ng pangingitim ng ating kilikili. And also, if you're taking birth control pills, isa din yan. Isa din, sabi ng mga derma, yan, nagkukos din yan ng pangingitim ng ating kilikili. Still best na mag-consult ka ng doktor kasi sila, pwede silang mag-recommend ng cream. Meron silang nire-recommend na cream o kaya mag-prescribe ng treatment. Yung mga parang tretinoin o kaya hydroquinone, parang something ganyan. Hindi kasi ako familiar sa mga yun. Pero meron silang pwedeng ibigay sa'yo para mag-lighten yung underarm mo. Okay? Okay. And so ngayon naman, i-share ko sa inyo yung aking kilikili routine. Yes, dalawa yung ginagamit ko sa aking kilikili. Kasi ako dati, ang ginagawa ko, hindi ako palaging nag-shave o kaya nagpa-pluck ng buhok ng kilikili ko. Siguro 18 years old or bandang 19 na ako nung nag-start ako nagtanggal. And I prefer pag-pluck kesa yung shave. Kasi ang ginagawa ko, tinatanggal ko lang yung talagang makapal na buhok ng kilikili. Kasi hindi naman lahat, di ba, makapal? I don't know. Ewan ko. Kasi ako kasi hindi kasi lahat makapal yung buhok ng aking kilikili. So ang tinatanggal ko lang yung talagang makakapal and then yung talagang mahaba kaya hindi ako nagsishave. Sa hinaba-haba ng taon, hindi ako gumamit ng deodorant. And naniniwala ako na big help sa akin yun kaya hindi nangitim yung kilikili ko. Gumamit lang ako last year kasi nung last year, or hindi nag-start nung last year, parang nag-start nung 2015. Siguro dahil nagmamature tayo, medyo pawisin ako at nung last year, dahil nag-work from home, and maliit lang kasi yung kwarto ko, so kulob, and then ang daming mga saksakan, dahil nga work from home, ang daming mga gadget, yung desktop, ganyan. So, uminit yung kwarto ko, and maliit lang, and then, dun nag-start na talagang naging struggle sa akin yung pagpawis ng kilikili ko, and uncomfortable na yung pakiramdam ko. So, nag-research ako, ano kaya yung maganda? Kasi nag-worry ako na baka mangitim yung kilikili ko pag gumamit ako ng deodorant. Ano kaya magandang gamitin? Tawas, kanya. So, nag-research ako. And then, sabi nila, maghanap ka daw ng deodorant na alcohol-free o kaya yung mga natural. So, yan yung pinag-choose ko. And yes, napakalaking tulong niya. Simula nung ginagamit ko to, alam mo yun, yung whole day, hindi ay pinagpapawisan yung kilikili ko. At hindi nakakairita yung feeling na dry yung kilikili. Hindi. And then, sobrang life-saver talaga nito sa akin pagdating sa pagpawis ng aking kilikili. And then, hindi lang sa akin, kahit si Jenmar, kasi pawisin. Nung pinatry ko to sa kanya, okay din, hindi din pinagpapawisan yung kilikili niya. Unless kinabukasan, hindi ka naligo, doon papawisin. Pero hanggat ginamit mo to, all day fresh, yan. So it's all natural, itong Deonat na aloe, yan yung kinuha ko. And wala siyang amoy. Hindi siya yung mga parang perfume, na, di ba yung mga deo, yung mga ibang deodorant, parang perfume, ganyan. Wala siyang amoy. Meron mang onte, pero normal lang, yung normal lang na amoy, hindi naman siya nakakairita. So yan, sabi nila, ito daw yung parang na-modernized, parang modern version ng tawas powder. Kung alam niyo yung tawas powder na parang asin o kaya pulbos, parang ganyan. Ito is, and then ito is spray, yan. And then, ang gusto ko dito, hindi siya nagli-leave ng stain sa mga damit. Kasi napansin ko kay Jen dati, ang daming mga, ang tawag doon, yung mga ibang t-shirt niya, nagli-leave ng, dahil sa roll-on. Kaya, pinastop ko sa kanya na gumamit ng roll-on. Pinalitan ko ng Deonat, and hiyang din niya. So, pwedeng-pwede siya sa mga kalalakihan. So, life saver yan. And also pala, tip ko sa inyo,
pag naglagay kayo, pagkatapos pag naglagay kayo ng any deodorant o kaya katatapos ninyong maligo, huwag muna kayong magsuot ng t-shirt para maiwasan ang body odor. And hindi lang sa ano, hindi lang sa kilikili natin, lahat ng singit natin, pati yung paa natin, bago ka magmedyas, make sure na totally dry yung kilikili mo, yung singit mo, yung paa mo, bago ka magsuot ng anything. Magsuot ng t-shirt, mga underwear, and then medyas. Make sure na totally dry para maiwasan natin ng body odor. At pag naglagay ka na, at pag naglagay ka din ng deodorant, antayin mo munang matuyo. Huwag kang excited na mag-t-shirt agad-agad. And then, ako, ang ginagamit ko lang is one spray. One spray lang kahit si Jenma, one spray lang. And then, okay na. Fresh ka na all day. Walang amoy, hindi ka pagpapawisan, hindi nangangamoy yung kilikili mo. Although hindi naman talaga maamoy yung kilikili ko, pero si Jenmar nung ginamit niya, talagang as in wala. Totally wala, unless hindi ka naligo. Ibang usapan yon. Madami silang version actually. Meron yung Deonat na kulay blue and then yung orange. Pero ang kinuha ko is si Aloe para match sa moisturizer na ginagamit ko sa aking kilikili. Okay? And then, before, hindi ako gumagamit ng moisturizer sa aking kilikili, hindi ako naglalagay. Kaya, ang kilikili ko dati, hindi ganun ka-perfect. Hanggang ngayon naman, wala namang perfect na kilikili. Pero yung kilikili ko dati, meron siyang chicken skin. Kakaahit ko nga ng buhok ng kilikili ko and hindi pa ako gumagamit dati ng cleanser and then hindi pa ako gumagamit ng moisturizer. So, yun yung, aside from pawisin yung kilikili ko, yun naman yung isang problema ko. At saka, yes, maputi siya, pero may part na parang may mga libag-libag. Alam mo yun? Alam niyo yun, yung maputi naman yung kilikili ko, pero bakit parang may libag? Parang ganyan. And hindi naman siya libag. So, pero nung nag-start akong gumamit, actually, almost, kahit eto pala, more than 1 year ko na itong ginagamit. Imagine more than 1 year, pero ganyan pa lang yung bawas, wala pa sa kalahaan, dito pa siya, 1 year ko nang gamit, andito pa, kaya sobrang tipid. And then, eto naman, matagal ko na itong ginagamit, siguro nag-start nung 2019, December, parang ganyan. And then, sabi ko sa inyo, multi-purpose to mga sis, aside from moisturizer sa mukha, ginagamit ko na din itong primer. Simula nung ginamit ko ito, hindi na ako nagpa-primer. At ito din yung ginagamit kong moisturizer pagkatapos kong maligo sa aking kilikili at saka pagkatapos kong nag-ahit ng buhok ng kilikili. And yes, tinanggal niya ang chicken skin, masasabi ko na makinis ng aking kilikili. At hindi ko alam, wala naman silang kiniklaim na pampaputi itong dalawang to, pero sobrang pumantay yung kulay ng aking kilikili. Parang minsan pa nga, parang mas maputi pa yung kilikili ko. Hindi, pero seryoso. So, for the very first time, para naman maniwala kayo, baka sabihin nyo na biro-biro lang, baka sabihin nyo nag-iimbento lang ako, pero yes, sobrang pumantay yung puti ng kilikili ko, nawala yung chicken skin, hindi na ako pinagpapawisan. At hindi naman talaga na bumabaho yung kilikili ko. So, maraming salamat sa dalawang do life saver pagdating sa kilikili. So, ang routine ko, pagkatapos ko maligo, yan, ginagamit ko yan. So, yun yung routine ko sa umaga, deodorant and moisturizer. And then, pag sa gabi naman, pagtapos na ako nag-shower, moisturizer lang. So, yan. And matagal ko na din silang ginagamit. It takes time and then nakita ko na sobrang napaka-effective nga nila sa aking kilikili. Ganun naman talaga, kailangan mong antayin. Kung ang gusto mo, yung kakapahid mo lang kagabi, kakagamit mo lang kagabi, then kinabugasan, gusto mo maputi na, ay nako, ang hinahanap mo sis, magic. Miracle ang hinahanap mo, fairy godmother. Have patience kung meron kang gustong i-achieve kasi walang magic, hindi yan, walang magic pagdating sa pagpapaputi ng kilikili. At hindi lang naman sa kilikili kahit sa mukha natin, kung meron tayong gustong i-correct, it takes time para totally makita mo na may nagbago sa iyong mukha. Ayan, so ayun na nga, na-share ko na sa inyo yung mga tips pampaputi ng kilikili. And yung aking kilikili routine, sana may natutunan kayo. And that's it. Tapos na ang ating video. I hope may natutunan kayo. At sana nag-enjoy kayo sa ating video na ito. Kung nagustuhan mo itong video na to, please don't forget to like. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe. And then click the bell button para notified kayo every time na nag-upload tayo ng video. Well, that's it for today. See you to our next video. And bye!